Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood sa Facebook, YouTube, at kasama ho natin sa DZWB, welcome to the program. Exciting day, dahil kasama po natin, to me, she's one of the most brilliant actors in Philippine cinema. And it is with honor and pride na makakakwentuhan ho natin ngayong hapon. Ang nag-iisang Elizabeth Oropesa. Oro! Hello, hello. Welcome to the program. Maraming salamat. Please, thank you very much. I'm honored. So honored. Thank you. The honor is also ours. Kumusta ka? I'm very good. I'm actually very good. You're very good and you're looking good. Ay, salamat. Oh, di ba? Same. Parang mutual admiration. Hindi, okay lang yun. You've been in the business for quite a while. Ang bilang ni Bam ay, you've been doing movies for like 50 years. Tama? Tama. Pero may bilang ka ba na mga pelikulang nagawa mo? Naku, tinanong na ako niyan. Sabi ko, ang labo naman ng question na yan. Dahil nung araw, nung kapanahunan ko, sa auto na lang, sa van na lang ako nakatira. Gumagawa ako, naglalagari ako ng 5-7 pelikula sa loob ng 2 buwan. So I must have made at least 300 movies. Or more. Yes, movies. Hanggang inabot ko pa yung 7. I don't know if you're familiar with that. Oo naman. O isipin mo. Sa 1 buwan, 3-7. Di ba? So, safe yung over 300 movies. Yes, yes. Today, we are celebrating. Maliit na portion lamang po ito. Small part of the body of work of the great Elizabeth Oropesa. Sabi ko nga, dapat itong henerasyon na ito ay ini-expose din. Sa mga kwento ng mga dakilang artista, habang kaya pa natin magkwento, umpisahan natin. 1974, ginawa mo ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, directed by the great, yes, you know, Celso Ad Castillo. The messiah of Philippine movies, Celso Ad Castillo. And you worked with Gloria Diaz, who won Miss Universe in 1969. This was 1974. Ano ang kwento? Ano ang mga naaalala mo? Are you familiar with Secaugan Island? Yes. Oh, hindi pa uso noon yung lahat kayo pupunta sa isang lugar, hindi kayo pwede umalis kasi wala namang pandemic noon. Ginagawa na namin yon. Pero wala kaming tent, wala kaming aircon, wala lahat. Kanya-kanya yon. Anyway, kasama ko si Vic Vargas and Gloria Diaz, of course. Siya na yung naging bida. Actually, akin yun eh. Hindi Sabel naman... was supposed to be played by you. Yes, yes. Uh-oh. Eh siya yung dumating. Okay lang naman sa akin kasi Miss Universe natin yun eh. I'm so proud of her. Okay. While I was doing that, I noticed mas malaki yung dede ko sa kanya. I really noticed that. So, malaking factor yun at that time eh. Okay. And I'm taller than her. So, sabi ko, mapapansin ako nito. Galingan. Tapos hindi lang yun, bulol. Kasi hindi marunong mag-Tagalog masyado yung tao. Kaya naungusan ko siya. Kahit siya yung lead, naungusan ko siya. Best friend ko yun. Pero yun yung storya niyan. Napakaklaro mo magpaliwanag. Napakaklaro mo maglatag ng mga kwento. Hindi mo ba, hindi sumagi sa isipan na maging direktor? Wala akong pasensya sa mga artistang number one, pag bobo, tapos mayabang. Hindi ko kaya yan. Maraming ganyan eh. Ang yabang na, ang bobo pa. Number two, kawawa yung matatandang artista na hindi makakamemorize kasi maaawa ako. Bibigyan ko ng bibigyan ng role na wala na halos salita. Kawawa naman yung producer ko. Kaya maraming bagay na hindi ko talaga pwedeng... Yung personalidad ko hindi angkop maging direktor. Tama naman. I hear you. The new generation of stars today, kumusta? Pagkatrabaho sila? Does that bother you? Bothers me a lot. So, nakikiusap ako bago mag-umpisa. Kung maaari, pag magre-rehearsal, iwan nyo muna yung telepono nyo. Lalo na kung hindi nyo pa alam yung linya ninyo, kung ano yung role ninyo. Pinapakiusap ko yun. Naintindihan naman. Kaya lang, most of them doesn't really know me, doesn't know who I am.
some directors also, they don't really know who I am. So they are surprised pagka nagagawa ko yung... Kung minsan, ang parusang gagawin nila sa akin, bibigyan ako ng linyang ganito kahaba. Tapos na i-deliver ko. A photographic memory. Oh, kaya hindi naman nila alam yon. Pero totoo, may mga direktor, may mga artista na hindi nila alam na dalawa ang urian mo. Nanalo ko ng award, famas, sa iyong pangalawang pelikula at marami pang iba. I don't really mind. Okay lang yon. Basta naman, basta they're humble and they talk to me. Huwag ka lang bastusin. Huwag lang akong basta decente. Huwag lang akong bastusin. Never ko naman pinagmayabang yung kung anong pinanalunan ko, kung anong mga awards na meron ako eh. Mm-hmm. Trophy ko nga, hindi ko tinatabi. At ang iyong unang trophy, katulad ng sabi mo, ay nangyari noong 1975 nung ginawa mo ang Lumapit Lumayo Ang Umaga, directed by our National Artist for Film, Ismael Bernal. Kumusta yun? My goodness. Number one, I was in love with Dante Rivero. So I was really super inspired. Okay. No? Tapos kami dalawa yung mag-asawang una doon. At saka the role was really something else. Kasi magmula sa probinsyana, na may puntong pagkalagkit-lagkit kasi Batanggenya, hanggang sa yumaman siya, napangasawa siya ng isang mayaman played by George Strigan, na naging sophisticated siya. Pati yung look, yung transition, ang ganda ng transition, na nagampanan ko yung lahat ng hinihingi ni Ishma, ni Bernie at that time. I was so proud of myself, but I never thought that I would really win. And FAMAS that time was one of the most coveted trophies. Yes, yes. Naaalala natin yan. 1980, Danny Jalsita. Si Mahinhin at si Maganda. Ako si Malakas. Oo. Ako si Malakas. That was a lesbian role. Yes, yes. And what do you remember about the movie? Well, of course, the kissing scene. Oh, my kissing scene with Alma Moreno. Kumusta yun? How did you manage that? This is 1980. I guess, never really bothered me na kung ano sasabihin ng mga tao. Hindi talaga ako ganun eh. Wala akong, as long as I'm doing my job. And not only that, it was just a kiss. And it was my role. And I knew how to kiss very well, even up to now, actually. I mean, gusto yun ni take one lang yun. Alam mo, nakuha namin ang take one. Yes, she's very beautiful. If I'm a lesbian, I'd fall in love with Alma. My goodness, lalo na nung kabataan niya, di ba? I agree. Oo. So it was not difficult at all. So take one yun. I take one yun. Cut na nga, hindi pa nakakat. Sa lahat ng mga naging leading men mo, sino ang pinakamahusay humalik? Sabagay. Kasi sabi mo, mahusay ka humalik. Oo. Maniwala ka sa hindi. Si Kuya Rani. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Kita mo, ngayon, revelation yan. Ngayon ko lang nasabi kasi patay na si Ate Susan. Nahiya naman ako, baka mapagdudahan. Fernando Po Jr. Yes. Beautiful, best kisser. And the lips, my God, so soft. So soft. And kasi, decente siya humalik. Mm. Hindi, si ang chismis noon na lumalaganap sa industriya, ang pinakamagaling humalik ay si George Strigan. Okay. Kasi totoo, manapakagaling din ni George with matching laway na lumalabas. Ganyan. Oo, ganyan. Si Kuya Rani, wala noon. Very tender, very loving, very... Basta napakasarap. Kung siya ay tsokolate, Belgian. Wow. Oh, di ba? Yun, it melts in your mouth. Okay. Oo. Kahit yeah. Cut na. Oo. Pero siya rin ang direktor kadalasan. Oo. Nakatali ako noon, hinahabol ko. Yun. Yeah. Alam na ninyo ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa iba pang mga pelikula na ginawa mo, Beth, let's do Fast Talk. Ba't sila excited? Oh, sige. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Best actor o star? Actor. Pinakamaganda o pinakamagaling? Pinakamagaling. Pinakapalaban, pinakamalaman? Pinakamalaman. Pinakasexy o pinakahot? Pinakahot.
Lumapit, lumayo. Lumapit. Bold or wet look? Wet look. Younger, older? Younger, syempre. El oro o la oro? La oro. Nunal sa tubig, pusod sa dagat? Naku, pareho, wag kang ganyan. Movie contract o acting award? Movie contract. Bodybuilding, martial arts? Martial arts. Artistang bilib ka? Marami eh. Artistang natarayan mo? Sabi ko, madami din. Huwag na yun. Uh-oh. Favorite leading man? Si Kuya Nanit, si Dante Rivero. Favorite director? Bernal, syempre. Joel. And maraming bago ngayon na gusto ko rin. Babalik ka sa nakaraan. Anong dekada? Yung nasa probinsya ko na hindi pa ako artista. Kung hindi ka artista ngayon, ano ang trabaho mo? Piloto. Your greatest love? Dami. Okay. Beth, is it lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Beach diving. Ang pinakamahalagang award sa buhay ko ay? Yung nandito pa rin ako hanggang ngayon. Oh. At this point in your life, what do you know for sure about love? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk at kasama ako pa rin po ang nag-iisang La Oropesa. Alam mo bang kinainggitan ka ng marami nung ikay nag-asawa sa Chinese superstar na si Meng Fei? Ito na may napapagkwentuhan lamang. Nga. Pero did you get that feeling na gusto lahat yun? Of course. At saka, well, you know, despite what happened between the two of us, he made a decent woman out of me because we were married talaga. Yeah. I was a housewife. Ganda naman nun. He made a decent woman out of me. Yes. An ibang kategory yun eh, sa pagiging actress, hindi ba? Oo. Naging housewife ako na talagang may asawa na may mga anak, yung mga ganyan. So, what was he like? I'm sorry. What was he like? He's very dominant. Kasi ang most Chinese, I suppose, not all, very loving but very dominant. You know, he has to be the king and I have to serve him. And I don't mind. I never really minded serving him. Wala sa akin problema yon. The only part that I could not handle was yung having second and third and fourth woman. Na, pero in fairness to the guy, he told me, he would tell me before it happened. Mm. Oo. Usually, meron kaming pag-uusap. Nung pagdating doon na sa third, hindi ko na masyadong masakyan. Tapos, pero okay pa kami. Kaya lang, nung bumalik ako dito, nakauwi na ako dito, ang dami kong offers. Nagalit siya kasi may mga tinanggap ako. Hindi niya ma-handle yung fact na sikat pa rin ako pag umuwi ako kahit 10 taon ako nawala, na ang dami kong offers. And you were based in? Taiwan. Oh. Oo. Yun. So, yun na, nagkaroon na kami ng friction, but we never really fought. It was very quiet. I asked him, do you want a divorce? He didn't answer me, and that means yes. Oh. So, I knew. So, ganun lang. Sabi ko, sige. And then he said, okay, you choose. Money or kids? Of course, kids yung pinili ko. Oo. Oh. Ganun lang. Umuwi ako, yung excess baggage ko, bit-bit ko. Hindi, wala akong pera. Pero ang bilis ko naman nagkaroon ng pera pagdating dito, dami kong trabaho. Oh, napakasipag mo. Oh, di ba? Nadaanan lang ho namin yan. Let's go to the next film. Bulaklak ng Maynila. It was a movie which was offered to Dina Bonnevie, the role of Azon, ngayon directed by our friend Joel Lamangan. Grand Slam winner. Sa kasaysayan po ng pelikulang Pilipino, ilan ba ang nag-Grand Slam? Elizabeth Oropesa, Nora Honor, Vilma Santos, Lorna Tolentino, Sharon Cuneta. Okay. Na, hindi ko alam kung bakit tinanggihan ni Dina, ni Miss Dina at saka ni Miss
Sasha. Kasi in-offer yan sa kanilang dalawa. Oh, okay. So, hindi ko sure masyado kung ano yung reason. Ako kasi, naniniwala ako na pagkaukol, bubukol. Okay, siguro sabi ni Lord, bigay ko na lang to sa'yo. Galingan mo. May mga eksena ako doon na talaga namang ginawa ni Joel na ilabas lahat, huwag ako magtira. Kasi may mga instances na hindi mo pwedeng ilabas lahat. Kasi kakainin mo rin ng buhay yung kaeksena mo. So mag-a-adjust ka. Ito hindi. Sabi niya, ibigay mo lahat. Dahil ikaw yung pinalit ko. Ayaw ko mapahiya. So may pressure na ganun. So binigay ko lahat. May eksena kami doon na yung si Christopher De Leon. Tarantado yung role niya doon. Ang galing ni Christopher De Leon eh. Yung hawak niya ako rito, pinakita yun sa FAMAS, I think. May dialogue ako doon. Okay. You remember the dialogue? Nandun ang binyado. Oh, yes! Eba, ikaw lang hawakan mo ako. Sige. Patayin mo ako. Alam ko ikaw pumatay kay Nardo. Patayin mo rin ako ngayon! Tapos na. Grabe ka! Grabe! Wala naman yun. Eh, napakasimple nun, actually. Hindi simple yun? Parang nangangain yung iyong mata? Ayun, yes. Nakasalami pa nga. Yan ang gustong-gusto ni Bernie sa akin. Kasi... Manginginig ako. Yung mata, kailangan naintindihan nila yung sinasabi mo kahit hindi mo sinasabi. Oo. Ayun. And it's in that presence, no? Nakahawak lang naman ako. Napansin mo bang... patigas kasi nadadala pala yung patigas ng patigas. Oo. Yan yun. Ganyan yun. If you really want to be good, dapat ibigay mo lahat. Tapos wow. Kausapin mo yung director. Ano bang kailangan mo? Lahat ba o magbawas tayo? Iba yung nag-uusap yung director. No, ang dami pa namin pwedeng pagkwentuhan ni Beth. Pero all these years, Beth, what do you know for sure about love? Bilang isang ina, bilang isang babae, at bilang isang anak ng Diyos. Bilang isang ina, hindi ako yung, ako ibibigay ko lahat, pero hindi ko tatalian ng mga anak ko. Kung anong gusto nila, kung kailangan na nilang lumipad, dahil naalalayan ko na yung mga pakpak nila, ganun ako magmahal. Sige. Pero nandito pa rin ako kung gusto ninyong bumalik. Bilang artista, ia-apply ko siguro yung pagmamahal, yung love. Kasi if you don't love working with the people you're working with, you will never be happy. If you don't love the things that you do, you will never be happy. Iba yung achievement ng merong kasamang love. Bilang anak ng Diyos, ang religion ko, love. Yun ang religion ko. Ever since, palaging bago ako lumabas, hinihiling ko yan na please make my heart, my mind, my body, and my spirit be full of love always. Kasi magraradyate yan eh. Kahit na papano, magraradyate yan. Iba yung kalma ng meron kang love. In front and in the presence of God, last question. Anong sasabihin mo sa Kanya? Lord, please let me be your channel of blessings. And thank you for everything. Ay, wow! Maraming salamat. Thank you! The one and the only... Wow, salamat. Elizabeth Oropesa. Ako, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Ang hindi ko malilimutan ngayon sa ating pag-uusap ay itong napaka-powerful na line. Pag may ginagawa ako, ibinibigay ko ang lahat. Salamat. Maraming salamat. Salamat po. Salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now and God bless.